o National Telecommunications Commission sa Korte Suprema ang petisyon ng ABS-CBN laban sa cease and desist order na nagpatigil sa pag-broadcast ng kumpanya. Ito ang nakasaad sa isinumiting komento ni Solicitor General Jose Calida sa ngalan ng NTC bilang abogado nito sa kanyang pagtutol sa hinihingi ng ABS-CBN na temporary restraining order at writ of preliminary injunction. Sabi ni Calida, wala daw grave abuse of authority nang patigilan ng NTC ang operasyon ng ABS-CBN dahil nasa kapangyarihan ng ahensya na magpatigil ng broadcast operations kung walang prangkisa para dito. Nag-expire ang prangkisa ng ABS-CBN noong May 4. Ang inisyo din daw ng NTC na cease and desist order ay hindi nagkitil sa kalayaan ng pamamahayag at di rin daw nito ipinagkait sa publiko ang karapatan sa impormasyon dahil mapapanood pa rin naman daw ang ABS-CBN sa iba't ibang platform. Sinagot din ni Calida ang sinasabi ng ABS-CBN na ang cease and desist order ay kaliwa sa dating ginagawa ng NTC na pagpayag na mag-operate ang ilang kumpanya sa pamamagitan lamang ng provisional authority. Sabi ni Calida, hindi raw maaaring gamitin katwiran ang dating ginagawa kung ito ay mali. Sabi pa ni Calida sa Korte Suprema, hindi na raw kailangan ng TRO dahil nangyari na ang bagay na nais sanang ipatigil ng ABS-CBN nang sumunod na raw ang network sa utos ng NTC at itinigil ang operasyon nito. Samantala, ipinatigil po ng World Health Organization o WHO ang trial ng anti-malaria drug na hydroxychloroquine bilang posibleng gamot sa COVID-19. Ito po ay matapos lumabas sa isang pag-aaral na mas mataas ang posibilidad na masawi ang mga COVID patient na binigyan ng gamot na ito kumpara sa mga hindi po nabigyan. At nakatutok si May Alvin. Isa ang malaria drug na hydroxychloroquine sa apat na gamot at drug combinations na pinag-aaralan bilang posibleng lunas sa COVID-19 sa solidarity trial ng World Health Organization na sinalihan ng Pilipinas. Pero pinatigil muna ng WHO ang trial ng hydroxychloroquine dahil sa safety concerns. The executive group has implemented a temporary pause of the hydroxychloroquine arm within the solidarity trial while the safety data is reviewed. Agad din itong ipinatigil ng Department of Health. Sa pinakahuling datos mula sa DOH, as of May 18, 145 na COVID-19 patients na moderate to severe ang kondisyon ang naka-enroll sa solidarity trial. Mga pasyente sila mula sa 15 ospital sa Metro Manila at isang ospital sa Davao Region. And we are stopping from giving this hydroxychloroquine to our patients because of WHO's advice. Now, with regard to the results or kung ano man po ang mga naging resulta nito sa ating mga pasyente na ngayon na nasa ospital ay hindi pa muna natin pwedeng ilabas yan dahil we are on the clinical trial phase. Bago ang pagpapatigil ng WHO sa clinical trial ng hydroxychloroquine, nag-publish ang ilang medical experts ng kanilang analysis sa medical journal na The Lancet tungkol sa paggamit ng hydroxychloroquine o chloroquine sa treatment ng COVID-19. Pinag-aralan nila ang datos mula sa 671 hospitals sa iba't ibang bansa. Ang kanilang nakita, mas mataas ang mortality rate o pagkamatay sa mga pasyenteng binigyan ng chloroquine o hydroxychloroquine kesa sa mga hindi binigyan ng ganitong gamot. Ayon sa publication, di nila nakumpirma ang benepisyo ng hydroxychloroquine para sa COVID-19. Ang mga drug regimen daw na ito, kapag ginamit sa treatment ng COVID-19, nakitang may kaugnayan sa pagtaas sa mga kaso ng ventricular arrhythmias o abnormal heartbeat ng puso. Noong April 30, nag-issue ng warning ang U.S. Food and Drug Administration para maiwasan daw ang panganib na magkaproblema sa puso, ang paggamit ng hydroxychloroquine at chloroquine sa COVID-19 treatment ay dapat sa ospital lamang gawin. Noong nakaraang linggo, sinabi ni U.S. President Donald Trump na uminom siya nito bilang self-medication at preventive medicine. Matapos magka-COVID-19 ang dalawang empleyado sa White House, tapos na raw siya ngayon sa 2-week program sa gamot. Sa kabila ito ng paulit-ulit ng babala ng mga eksperto na hindi dapat nagsiself-medicate at delikado ang basta-bastang pag-inom ng hydroxychloroquine o anumang gamot kapag walang basbas ng isang doktor. Lay Alves, nakatutok, 24 oras. Huwag walang pasin. Dalawang tricycle driver na nag-rumble sa kalsada
may nadiskubre sa isa't isa ng dalhin sa presinto.